Mapagpalang araw ng Martes, mga minamahal kong kapatid. Kamusta na po kayo? Patuloy nating ipagdasal ang ating inang bayan para sa paggabay at proteksyon ng banal na espiritu sa lahat na nagsiserve sa ating national and local elections. Maririnig natin sa mabuting balita ang pakiusap ng mga Hudyo kay Jesus na kung siya nga ang Kristo, sabihin na ito sa kanila ng tahasan. Si Sister Amilyn Paglinawan po ito ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa pagninilay sa mabuting balita ngayon. Piyesta ng pagtatalaga sa Jerusalem at taglamig noon, palakad-lakad si Jesus sa templo sa patio ni Solomon at pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ibibitin? Ama, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin at tahasan." Isinagot sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, subalit ayaw ninyong maniwala. Nagpatotoo sa akin ang mga gawang ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama. Subalit hindi kayo naniniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, at nakikilala ko naman sila, at susunod sila sa akin. Buhay na walang hanggan ang ibinibigay ko sa kanila, at hinding-hindi sila mapapahamak, ni walang aagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Mas dakila kaysa anuman ang ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang makaaagaw mula sa kamay ng Ama. Iisa kami ng aking Ama." Minsan, habang naglalaro kaming magpipinsan, nakarinig kami ng isang malakas sa sitsit. Psst! Biglang-bigla, tumayo aking pinsan. Nagmamadaling tumakbo at umuwi sa kanilang bahay. Alam na alam niya na tinatawag siya ng nanay niya. Siyempre, anak siya at iyon ang tinig ng kanyang ina. May iba't ibang paraan ng pagtawag ng bawat pamilya. Mayroong sa pangalan, mayroong sa palakpak. May iba nga, sit-sit lang. Alam na nilang sila ang tinatawag ng kanilang magulang o kapamilya. Natatangi din ang pagtawag na ito sa atin bilang mga Pilipino. Kung nais mong araw malaman sa ibang bansa kung may Pilipino doon sa isang lugar, sa isang pangkat ng tao, sumit-sit ka. Malalaman mo, nalilingon ay Pilipino. Sa bawat pagtawag, mahalagang maunawaan ang natatanging ugnayan na mayroon sa tumatawag at tinatawag. Ugnayan na nakakakilala. Alam ng aking pinsan na siya ang tinatawag, kahit pa walang madidinig na pangalan, dahil kilalang kilala niya ang tinig ng kanyang ina. May katangian ang tunog na ito na kumakausap at kumakalabit sa kwerdas ng kanyang puso na tanging ang kanyang ina lamang ang makakagawa. Nauunawaan ng kanyang puso at isip na pinababalik siya at tinatawag pa uwi ng kanyang ina. Marahil, ganito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nakilala at nakikinig at tumatalima ang mga tupa sa pagtawag ng mabuting pastol. Tumutugon ang puso sapagkat may malalim na ugnayan ang pastol sa mga tupa, gaya ng ugnayan ng isang ina sa isang anak, gaya ng isang ama sa kanyang minamahal na anak. Bukas ang kanilang puso at isipan, handang makinig at tumugon. Kung tinatawag tayo ng mabuting pastol, makikilala ba natin ang tinig niya? Nawa, mapalalim pa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tulong ng ating pananalangin upang mas malinaw nating madinig ang tinig niya sa gitna ng maingay na paligid at dami ng mga gawain sa buhay. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities at mga may sakit na patuloy pa ring nahihirapan,
Kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Salita ng Diyos, ating lakas. Pag-ibig ng Diyos, gantimpalang wagas. Sa bawat hirap at sakit, si Kristo ang lunas.